Buksan po natin ang mga Biblia, Haggai chapter 1. Haggai chapter 1 verse 6. Haggai chapter 1 verse 7. Haggai chapter 1 verse 7 hanggang 8. Haggai chapter 1 verse 7 hanggang 8. Book of Haggai chapter 1 verse 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugtan po iyon, at ako'y lualatiin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ito, ang paksa ng ating sermon ay pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. Ang mensahe ni Haggai ay ibinigay sa mga Israelita nang sila ay bumalik mula sa pagkabihak sa Babylonia. Dahil sa pagsuway ng Southern Judah, sila ay naging bihak ng Babylonia sa loob ng 70 years. Pagkatapos ng disiplina ng Diyos, muli silang pinabalik ng Diyos sa kanilang sariling bansa. Kahit na mahirap na makabalik sa kanilang lupain, ang lupain ng Israel, Israel ay nagpasya na isuko ang kanilang buhay sa Babylonia at bumalik sa Israel. Sa katunayan, mula po sa Babylonia patungo sa Israel ay napakalayo. Ngunit, inialay nila ang lahat maging ang kanilang buhay para sa panunumbalik ng kanilang relationship sa Diyos. Nang sila ay dumating sa kanilang lupain, sa lupain ng Israel, ang unang bagay na kanilang unang ginawa ay ang pag-aayos ng templo ng Diyos. Bago silang nagtayo ng kanilang sariling bahay, ay kanilang inihanda muna ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Dahil ang templo ng Diyos ay winasak na ang Babylonia. Upang kanilang mapanumbalik ang kanilang relations sa Diyos, sila ay nagpasya na itayo ang templo ng Diyos. Actually, it is very good things, di ba? Pero, mayroon hadlang at sagabay at the time. Nang panahon iyon, may mga tao, mga hentil na nakatira sa lugar na iyon, malapit sa kanila. At nagtanong sila sa mga Israelita, "Oh, gusto din namin na sumali sa pagtatayo ng templo ng Diyos." Subalit, ang mga Israelita ay hindi pumayag na sumama sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga hentil. Upang maprotektahan ang kanilang pananampalataya, tinanggihan ang kanilang idea. Kaya naman, ang mga hentil na ito ay nagsimulang maging laban sa pagnanais ng mga Israelita. Kanilang sinaway ang Israel at sinimulan nilang hadlangan ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Ang detalyadong kwento kung ano ang nangyari ng panahon na iyon ay nakasulat sa aklat ng Ezra. So, tingnan po natin sa Biblia, sa Ezra. Please bookmark the Haggai chapter 1. Chapter
Buksan po natin, Ezra chapter 4. Book of Ezra chapter 4 verse 1 hanggang 5. Ezra chapter 4 verse 1 hanggang 5. Okay, babasahin ko po. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na ang mga bumalik na bihak ay nagtatayo ng templo para sa Panginoon Diyos ng Israel, lumapis sila kay Zerubbabel at sa mga puno ng mga sambahayan at sinabi sa kanila, isama ninyo kami sa iyong pagtatayo sapagkat sinasamba namin ang iyong Diyos na kaya ng iyong ginagawa at kami ay nakahandog sa kanya mula ng mga araw ni Esarhaddon na hari ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Ngunit, sinabi sa kanila ni na Zerubbabel, Jeshua at ng iba pa sa mga puno ng mga sambahayan ng Israel, kayo'y walang pakialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay para sa aming Diyos, kundi kami lamang ang magtatayo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya ng iniutos sa amin si Ciro na hari ng Persia. Nang makagayoy pinalumpaypay ng mga tao ng lupain ang taong bayan ng Juda at tinakot silang magtayo. Umupa sila ng mga tagapayo laban sa kanila upang biguin ang kanilang layunin sa lahat ng mga araw ni Ciro na hari ng Persia maging hanggang sa paghahari ni Dario na hari ng Persia. Nung una, sinabi nila, gusto ka naming tulungan na malingkod sa Diyos kasama mo. Nungi, nang tinanggihan sila, nagbago ang kanilang ugali. Sinubukan ng mga tao na panghinaan ng loob ang mga tao ng Judea. Kinulo nila sila sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Ito mismo ang gustong mangyari ng Diablo at ng mga tao sa mundong ito sa buhay natin. Sa una, nagpapanggap sila na maganda ang kanilang intention na tulugan tayo o bigyan tayo ng magandang bagay. Pero kapag tumanggahi tayo para maprotektahan ang ating sarili, ay nagpabago ang kanilang ugali. Nag-uusik at nagbibigay sila ng suninarin sa mga Kristiyano. Natural lamang na maipagturusa kapag sinusubukan nating humiwalay mula sa salibutang ito. Verse 11 hanggang 13, ito ang sipi ng sulat na kanilang ipinadala sa Haring Adaksastas, ang iyong mga lingkod, ang mga lalaki sa lalawigan sa kabila ng ilog ay bumabati at ngayon, dapat malaman ng hari na ang mga Judeo na umahong galing sa iyo patungo sa amin ay napunta sa Jerusalem, kanilang muling itinatayo ang mapakhimaksik at masamang lunsod na iyon, tinatapos nila ang mga father at kinukumpuni ang mga foundation. Verse 13, dapat malaman ngayon ng hari na kapag ang lunsod na ito ay muling naitayo at ang mga father ay natapos, sila ay hindi magpabayad ng buwis sa kalakal o upa at ang kikitain ng kaharian ay hihina. Sumulat sila at ipinadala ang kanilang mungkahi kahit Haring Adaksastas na nagsasabi kung maitatayo ang lunsod na ito at matapos ang mga father ay hindi sila magpabayad ng bungis at magiging laban sa iyo.
Harisang Saharinang Persia. Kaya hinihingi namin sa'yo na patigilin sila sa pagtatayo ng templo. They request like this. Siyempre, ito po ay maling bintak sa kanila. Kahit na ang mga Israelita ay walang intention na maging laban sa Persia, ngunit sila ay ginawang maling bintak. At bilang resulta, sila ay pinatigil ni Haring Adaxastas sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Chapter 4, verse 23. Chapter 4, verse 23. Ezra, chapter 4, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang basa na sipi ng sulat ni Haring Adaxastas sa harapan ni Narihum, si Siemai na ekskriba, at ng kanilang mga kasamahan sila'y dali-daling pumunta sa mga Judiyo sa Jerusalem at pinatigil nila sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nagpa siya ang gobyerno na patigilin ang mga Israelita sa pagtatayo ng templo. Kahit na nais at gusto nina na muling maitayo ang templo ng Diyos, subalit dahil sa kanilang kalagayan at kapaligiran, ito ay hindi nila ito muling maitayo. Kaya, ano po sa palagay nyo? Kung kayo ang nasa situation, ano ang gagawin mo? In our life, sometimes these kind of unexpected difficulties comes to our life. Kahit mayroon tayong kagustuhan na sumunod sa lakad ni Jesus, ay humaharap tayo sa mga kahirapan. Kapag nangyari ito sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Ano dapat natin gawin? We must think about it. Marahil ang iba sa atin, ganito ang iniisip. Ihinto na lamang natin kung ano ang dapat natin gawin. Let's just give up. Let's just stop. Sa katunayan, sa panahon ng mga Israelita, nag-decision silang itigil ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Dahil sa kanilang kalagayan ay napilitan silang tumigil sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Kaya, sumuko na lamang sila. Marahil, sa una ay titigil sila ng sandaling panahon. Ngunit, alam niyo po, kung ilang taon silang tumigil? Hindi lamang isang taon o dalawang taon, kundi 16 years silang sumuko at tumigil sila sa pagtatayo ng templo. Bakit? Dahil ang gobyerno, ang hari ng Persia ay hindi ito pinahintulutan. At nagdahilan sila sa Diyos. Hindi pa panahon para muling itayo ang templo ng Diyos. Ano po sa tingin nyo? Tamang dahilan po ba ito? Tamang dahilan po ba? Hindi? Siyempre hindi. Buksan po natin sa Haggai chapter 1. Buksan po natin Haggai chapter 1 verse 2. Haggai chapter 1, verse 2. Haggai chapter 1, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Haggai chapter 1, verse 2. 3, 2, 1. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Kanilang sinabi, hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Minsan, sinasabi din natin ang kagaya nito, hindi pa dumarating ang oras. Kapag inaakay natin ang ibang membro ng pamilya at kaibigan natin at kapag
gisila ng makinig ng salita ng Diyos. Ganito ang iniisip natin. Siguro sa oras na ito, ito ay hindi pa ipinahintulot ng Diyos na makapakinig sila ng salita ng Diyos. Siyempre, dapat tayong maghintay kung kailan ipapahintulot ng Diyos na may pahayag ang Ebanghelyo. Minsan, dapat tayong maghintay at tumigil. Subalit, hindi dapat natin ito maging dahilan para tumigil na ipang-aral ang Ebanghelyo. Diba? Ngunit, ang sinabi nina ay dahilan lang at hindi paghihintay sa oras ng Diyos. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay at pagdadahilan? Ang taong naghihintay ng oras ng Diyos ay patuloy na nananalangin at patuloy na ipinag-aral ang Ebanghelyo. Ngunit, ang taong nagdadahilan lamang ay basta na lamang sumusuko sa panalangin at pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya, ano ang kalagayan ng mga Israelita at that time? According to the Bible, wala silang pagnanais na muling itayo ang templo ng Diyos. Hindi sila nananalangin para dito. Hindi nila sinubukang humarap ng paraan upang muling makapagtayo. Sumuko na lamang sila ng basta dahil sa kanilang physical na condition. Sa katunayan, ang tao ay may puso na nagdadahilan patungkol sa kanilang situation. Sa kasaysayan ng tao, mayroon maraming dahilan. Ano yung nangyari sa halamanan ng Eden? After Adam and Eve ate the forbidden fruits, nang ang Diyos ay nagtanong kay Adam, bakit mo kinain ang pinagbabawal ng bunga? Ano yung kanyang isinagot? Adam, he said, dahil sa babaeng iyon na ibinigay mo sa akin, siya ang nagbigay sa akin nito, kaya nga kumain ako. Paano naman si Eva? Nang siya ay nagtanong sa Diyos, bakit mo kinain ang pinagbabawal ng bunga? Nagdadahilan din ang babae dahil ang ahas na iyon na ginawa ng Diyos siya ang nagbigay sa akin nito, kaya natukso ako na kainin ang pinagbabawal ng bunga nito. They make their own excuse. Dapat nating pag-isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa katunayan, ito po ay pagdireklamo sa Diyos. Diba? O Diyos, ikaw ang nagbigay sa akin ng babaeng ito. O Diyos, ikaw ang lumikha sa ahas na ito. Dahil sa kanila, nakagawa ako ng kasalanan. Sa katunayan, ito po ay pagdireklamo at paninisi sa Diyos. Para sa lamang ko sa atin, dapat nating maunawan na ang pagdadahilan depende sa condition at kapaligiran, ito ay pagdireklamo lamang sa Diyos. Sometimes we complain to the God. O Diyos, bakit mo ako ipinahintulot sa ganitong situation? Kaya nga, hindi ko kaya. Sa panahon yun, para sa lamang po sa Israelites. They said like this also. O Diyos, bakit ipinahintulot mo na may patigil ang templo? Kaya nga, hindi namin may tayo ang templo. Kaya, sinugo ng Diyos si Propeta Haggai upang sawain sila. Upang sila ay magsisi at isipin ang kanilang buhay. Haggai chapter 1, verse 7. Haggai chapter 1, verse 7. Haggai chapter 1, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang iyong mga laka. Pag-isipan ninyo ang iyong mga laka. Ibig sabihin, magbaliktanaw kayo sa iyong buhay. Pag-isipan ninyo ang iyong mga decision kung ito ba ay matuwid o hindi. Ang pagtatahilan base sa kalagayan mo ay hindi magandang ugali sa harap ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang ating situation. Alam niya ang ating kinalalagyan. Pero tayo ay nagtatahilan. Sa katunayan, kapag nagtatahilan tayo sa isang bagay, ano kaya ang sinasabi ng Diyos? God would say like this, talaga? Totoo ba yan? Sa tingin mo ay tamang reason o dahilan ba ito? Ibinigay ko ang situation na ito, nananalangin ka na ba sa akin tungkol dito? Maaring ganito ang sabihin ng Diyos. Ano ang punto ng lahat ng ating dahilan? When we excuse something, when they excuse something, what they want to say? Sa katunayan, they want to say like this, God, I don't want to do it. I want to give up. Diyos, sa tingin ko, dahil sa situation, ito ay imposible na sumunod sa salita mo. Kung magdadahilan tayo, katanggap-tanggap ito sa akin, pero sa Diyos ay hindi. Naunawan ko, pero hindi naintindihan ng Diyos. Dapat na pag-isipan natin ang ating lakad. Para sa mga Israelita, dapat nilang pag-isipan ang kanilang mga lakad. Sa katunayan, ng panahon na iyon, binilang nila kung posibleng maitayo ang templo o hindi. At nang masuri nila ang situation, sa bilang nila ay imposible na maitayo. Ito ang dahilan kung bakit sila sumuko at pinaantala ang pagtatayo ng templo ng Diyos. At iniisip nila sa sarili nila, tama na, tumigil at pinaantala ang pagtatayo. Dahil hindi maganda ang situation. Kung susubukan nating gumawa, hindi ito iepekto. Let's just stop. Hintahin natin hanggang sa maging maganda ang situation. Minsan, sinusuri at binibilang din natin ang situation. As for us also, sa tingin ko, ang taong iyon ay makikinig ng salita ng Diyos. So, we invite them. Or else, sa tingin ko, sa situation sa ngayon, imposible para sa kanya na makinig ng salita ng Diyos. So we just give up. Minsan, sinusuri at tinitingnan natin ang situation. Subalit, ang ganitong uri ng katalinuhan ang nagtutulak sa atin upang tumigil sa pagsunod sa lakad ng Diyos. Let's look at the Bible, John chapter 6, Gospel of John, Juan, chapter 6, verse 5. Gospel of Juan, chapter 6, verse 5. Gospel of Juan, chapter 6, verse 5. Babasahin ko po. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Siguro, alam niyo na ang kwentong ito. This is very famous story. Kinakain ni Jesus ang 5,000 katao sa pamamagitan ng dalawang ista at limang tinapay. Subali,
Bago gawin ni Jesu Kristo ang himalang ito, si Jesus ay nagtanong kay Pilipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Sa katunayan, alam ni Jesu Kristo ang lahat ng bagay. At siya ay may kapangyarihan na pakainin sila. Ngunit, upang subukin ang kanyang pananampalataya, kaya nagtanong si Kristo sa kanya. Chapter 6, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Pilipe, hindi makakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng konti ang bawat isa. Sumagot sa kanya si Pilipe, hindi makakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay. Kaya, sinuri niya ang situation at sinuri din niya ang kapaligiran. Nang kanyang masuri at makalkula kung ilang pirasong tinapay ang kinakailangan. Tapos, ano yung kanyang sinabi? Hindi makakasya sa kanila. Ano sa tingin niyo po sa Pilipe? Sa katunayan, siya ay napakatalino, di ba? Biglan kanyang sinuri at kinakalkula. Talagang magaling siya sa pagbibilang. Marahil sa panahon natin, maaari siyang maging accountant o magamit sa kumpanya, di ba? Subalit, kung ano ang nais ni Jesu Kristo ay hindi ang kanyang katalinuhan patungkol sa pagkakalkula ng situation. Nais ni Jesu Kristo na subukin ang kanyang pananampalataya. Subalit, ano yung kanyang sinabi? Hindi makakasya sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa katunayan, kahit Panginoon Jesus, imposible na mapakain niya sila. Imposible po ito. He wants to give up. Minsan, kinakalkula natin ang situation at madali para sa atin ang sumuko. Dahil kung titingin tayo sa kapaligiran ay mukhang napaka-imposible. Sa katunayan, ito po ay paglilimita sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos may kapangyarihan gawin lahat ng bagay. Subalit, minsan, pag sinusuri natin ang paligid at madali para sa ating sumuko. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo magamit ng Diyos. Naalala niyo po ba, last 2020, nakaroon ng unang total lockdown? Actually, at the time, we cannot gather together, di ba? Noong panahon yun, hindi tayo makapagtipon ng sama-sama sa loob ng iglesia at hindi madali na magkaroon ng fellowship. Subalit, kahit na may malaking kahirapan, ang ating iglesia ay nagpasya na makatipon-tipon muli at nagpasya na ipang-aral uri ng ebanghelyo. Yung paligid at condition ay hindi mabuti. Ibang tao, nagsasabi sila na kagaya nito. Oh, ngayon, kailangan nating magingat. Iwasan natin magtipon-tipon. Walang fellowship. Hindi dapat kayo nagsasagawa ng Bible seminar. We must cancel the Bible seminar. Dahil ito ay kakilakilabon na sakit. Paano kung natakot na lamang tayo at hanggang ngayon wala pa din tayong pagtitipon? At kung tinigil natin ang pangangaral ng Ebanghelyo at ating kinansela ang mga Bible seminar. Kung nagpasya tayo sa ganoong pamamaraan, marahil
marami sa mga tao yung hindi maliligtas. Sa pamagitan ng ating utak, ng ating pagkakalkula, mukhang parang imposible. Ngunit, ginawa namin ang aming makakaya upang may pang-aral ang Ebanghelyo at hindi kami tumigil. Ito ang dahilan kaya pinoprotektahan tayo ng Diyos at ginagamit ang ating iglesia para sa pang-aral ng Ebanghelyo. Kaya, ang kailangan lang natin ay pananampalataya, hindi pagsusuri at pagkakalkula ng situation. Sabi sa Biblia, pag-isipan ninyo ang iyong daan. Sapagkat minsan, lubos natin iniisip ang situation at madali para sa atin ang sumuko. At muli tayong bumabaling muli, Haggai chapter 1, Haggai chapter 1 verse 4, Haggai chapter 1 verse 4, Haggai chapter 1 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Panahon ba para sa iyong mga sarili na manirahan sa iyong mga bahay na may kasame, samantalang ang bahay na ito ay mananatiling wasak? Pagkatapos nilang huminto sa pagtatayo ng templo ng Diyos, sila'y nagpasimula magtayo ng kanilang sariling mga bahay. Sila'y magtayo ng bahay na napakaganda, matitibay sa mabubuting paraan. Ngunit, ano pong sabi po? Panahon ba para sa iyong mga sarili na manirahan sa iyong mga bahay na may kisame? Samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Sa loob ng 16 years, ang lugar para sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay naging paikante. Nakakakita na ba kayo ng building na natigil sa pagtatayo? Some building stop construction because of walang budget, di ba? When you see those building, ano yung pakiramdam? Napakadumi at nakakatakot, di ba? Sa katunayan, ang naging lugar ng templo ng Diyos ay naging nakakatakot na lugar at napakadumi. Kaya, sinaway sila ng Diyos na tama ba na magtayo ng sarili at mabuting tirahan samantalang ang templo ng Diyos ay winasak? Sa katunayan, ang kanilang prioridad ay nagbago. Noong una, sinubukan nilang magtayo ng templo ng Diyos. Subalit, dahil sa kapaligiran, sila'y huminto sa pagtatayo ng templo at nagpasimulang magtayo ng kanilang sariling bahay. Ano pong sabi sa Biblia? According to the Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragtak sa iyo. We remember these Bible verses. Kaya, ang prioridad ay napakahalagang bagay na dapat nating sundin. Subalit, hindi sila sumunod sa kanilang sariling prioridad. At bilang resulta, nagkaroon ng napakalaking kahirapan na nangyari sa kanilang buhay. Chapter 1, verse 6. Chapter 1, verse 6. Babasahin ko po. Kayo'y nakasing ng marami, ngunit umaani ng konti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusok. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagtaramit, ngunit walang naiintian. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga putas. Ito ang nangyari sa kanilang buhay. Kahit na magtuon pansin sila sa kanilang buhay, kahit na maghasik sila ng marami, ngunit umaani sila ng konti. Kahit na may sapat silang
kinakain, sila ay nananatiling gutom. Kahit na sila ay umiinom, sila pa din ay uhaw. Ganito ang mangyayari sa atin kung ang prioridad natin ay magbago. Kahit na may ginagawa tayong isang bagay, palagi tayong nakukonsensya at pakiramdam natin hindi tayo matatak. At humaharap tayo sa mga malaking kahirapan. Verse 10 hanggang 11, kaya't dahil sa iyong pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamo at ipinakakait ng lupa ang bunga nito, at ako'y nagpatawak ng tuktuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga ibinubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpaklakalan. Ilang mga uri ng delubyo, disaster, ang dumating sa kanilang buhay. Verse 10 says, kaya't dahil sa iyo pinipigil lang langit na nasa itaas ninyo ang hamok at ipinakakait ng lupa ang bunga nito. Sa pamagitan ng hamok, maraming halamanan lalago ng mabuti. Kaya't dahil sa iyo, ang hamok ay pinipigil at ipinakakait ng lupa ang bunga nito. Kung magpabago tayo ng prioridad, may malaking kahirapan ang dadating sa ating buhay. Sa katunayan, para sa mga hindi mananampalataya, kung sila ay magtuong pansin sa isang bagay, sila ay makakatanggap ng resulta mula doon. Ngunit, para sa mga tunay na ipinaganang muling Kristiyano, hindi tayo maaaring mabuhay sa mundong ito kung wala ang tulong ng Diyos. There is difference between unbelievers and truly born again Christians. Kaya, dapat natin itong maunawa. Minsan, tayo ay humaharap sa mga kahirapan. At minsan, ang dahilan kung bakit tayo humaharap sa mga kahirapan at pagdurusa, dahil ito sa ating prioridad. Sinabi sa kanila ng Diyos na pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. Sa katunayan, ito po ay nakapropesya na sa lumang tipan. Sa Deuteronomio, nang ang Diyos ay gumawa ng tipanan sa mga Israelita, sila ay nangako sa bawat isa. Kung kayo ay paulit-ulit na hindi susunod sa aking utos, ang ganitong pangyayari ang mangyayari iyon buhay. Let's open the Bible, Deuteronomio chapter 28. Deuteronomio chapter 28 verse 38 hanggang 40. Deuteronomio chapter 28, verse 38 hanggang 40. Okay. Deuteronomio chapter 28, verse 38 hanggang 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magdadala ka ng maraming binhi sa bukit, ngunit kakaunti ang iyong titipuin, sapagkat uubusin ang balang, ikaw ay matatanim ng pubasan sa iyong alalakaan, ngunit hindi ka iinom ng alak ni mamimitas sapagkat kakainin iyon ng uo, makakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga sasakupan, ngunit hindi ka makapahit ng langis sapagkat ang iyong olibo ay nararakas. Kaya ng nakatala sa Biblia, kaya ng nakapropesya sa Biblia, ito'y nangyari sa kanilang buhay. Kagaya din ito sa atin. Kailangan natin maunawan kung may tulong ng Diyos, maaari tayong makakuha ng kasiyahan.
kung wala ang Diyos, wala tayong anumang magagawa. Minsan, nararamdaman natin yung kagaya nito. May kakaibang bagay na nangyayari. Anong problema? Ginagawa ko naman yung aking makakaya. Ngunit, bakit palagi akong pagod at walang kakaliwan sa puso ko? And sometimes we complain to the God. Diyos, di ba sabi mo, ako ay masisiyahan at magiging masaya palagi. Ngunit, minsan hindi madali at hindi ko alam kung ano ang problema. Sabi ng Biblia, pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. Para sa mga tunay na ipinanganak muling Kristiyano, may normal na buhay Kristiyano ay marong kahaliwan at aliw mula sa Diyos sa ating puso. Siyempre, minsan, maaari tayong humaharap sa mga kahirapan at pagtulusa. Ngunit, para sa pagtulusa kay Kristo, mayroon palaging kasunod na kaaliwan. Ngunit, paano kung pagtulusa lang at walang kaaliwan? Ibig sabihin, mayroon problema. Kung may pagtulusa para kay Kristo, mayroon palaging kaaliwan mula sa Diyos at hope. Kaya, dapat natin itong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, may mga pagtulusa na maaaring maranasan dahil sa ating kasalanan o hindi kaya problema sa Christian life, para dito, walang kaaliwan. Kaya, nang sabi, pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. At kung may problema, baguhin mo ang iyong daan. Ibahin mo ang prioridad mo. Gusto ng Diyos na ilagay natin ang ating prioridad sa Panginoon kahit na anuman ang mangyari. Lagi niyang tinitingnan ang ating puso. At hindi niya hinihingi sa atin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Hinihingi niya sa atin ang mga kaya nating gawin. Chapter 1, let's go back to the Haggai chapter 1. Haggai chapter 1, verse 8. Haggai chapter 1, verse 8. Haggai chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Umahong kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kaluktan ko iyon, at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Pagkatapos na pag-isipan ng lakad, ito ang nais sa atin ng Diyos na dapat natin gawin. Sabi po, umahon kayo sa bundok at kumuha ng kahoy at magtayo ng templo. Actually, at that time, they haven't thought to build the temple of God by the wood from their mountain. Ang ilang mga Israelita, kanilang ganap na makita ang napakaganda at maluwalhating templo ni Solomon. Templo ng Diyos na kung saan itinayo ni Solomon na napapalibutan ng mga ginto at pila. At gawa sa magagandang kalidad ng kahoy. Ngunit, sa panahon nila, wala silang anumang ginto at pilak at magandang kalidad ng kahoy. Isa ito sa reason kung bakit sila sumuko. Because they don't have any money, they don't have any gold. They don't have any good wood. Ngunit, ano pong sabi? Umahon kayo sa bundok at kumuha ng kahoy at magtayo ng templo. Sa bundok ng Israel, may mga kahoy, ngunit hindi magagandang kalidad. Hindi mahahaba, kundi maliliit at mukhang hindi magandang klase. Sa kabilang banda, ang pagkagawa ni Solomon ay napakalaking mga kahoy. Ngunit, ang nais lamang ng Diyos
ay umahon sila sa bundok at kumuha ng kahoy at magtayo ng templo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nais ng Diyos kung ano ang imposible. Ang nais ng Diyos ay gawin nila ang kanilang makakaya. Kahit na bagamat hindi magandang kalidad, kumuha lamang sila ng kahoy mula sa bundok at magtayo ng templo. Kung sila ay kukuha ng kahoy mula sa bundok, maaari lamang nilang pagduktuin para makagawa ng pader o ibang pate para sa templo. Because it is very short. They must connect several wood together to make it bigger. Marahil mukhang madumi at hindi maganda. Ngunit iyong maaari nilang gawin. Ano pong sabi ng Diyos? Gawin ninyo ang kaya ninyong gawin upang kaluktan ko iyon at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kahit na tila hindi mukhang maganda, kahit na hindi hawa sa ginto at pila, kaluluktan ko iyon at ako'y luwalhatiin. Chapter 2, Haggai chapter 2, verse 8. Haggai chapter 2, verse 8 hanggang 9. Haggai chapter 2, verse 8 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang susunod na kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lahat na dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang nais ng Diyos ay hindi ginto at pilak. Ang tunay niyang nais ay ang tapat na puso. Ang tunay niyang nais para sa atin ay tapat na puso at prioridad. Kahit na ang templo ng Diyos ay hindi maging kagaya ng templo ng Solomon, ngunit sabi po sa verse 9, it says, ang susunod na kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging higit na dakila kaysa dati. Ito ang sinabi ng Diyos at ito'y natupad. Sa ating buhay, gayon din naman. Hindi nais ng Diyos na hindi na natin kayang gawin. Nais niya ang dapat na puso at prioridad natin. Kapag tayo ay may normal na buhay Kristiyano, palaging maroon tulog at protection ng Diyos. At palaging maroon kasiyahan at kagalakan ng nagmumula sa Diyos. Kahit na mayroon tayong kahirapan at pagtrusa, laging may kaaliwan na sumusunod. Mayroon walang hanggang mana sa langit. Ngunit, minsan, hindi tayo naniniwala sa Kanya. At binabago natin ang ating prioridad. At pwede itong maging malaking problema kung bakit maraming hadlang at kahirapan ang nangyayari sa ating buhay. Haggai chapter 1, verse 12. Haggai chapter 1, verse 12. Babasahin ko po. Nang makagayoy si Zerubbabel na anak ni Sealtiel at si Jeshua na anak ni Jozadak na pinakapunong pari, pati ang lahat ng nablabi sa bayan ay sumunod sa tining ng Panginoon nilang at sa mga salita ni Propeta Haggai na siyang sumugo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan na ay natakot sa harap ng Panginoon. Nakinig mula sila ng salita ng Diyos at sila ay nagsisi. Kaya naman muling sinabi ng Diyos sa kanila. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay verse 13, 3, 2, 1, nang makagayoy nagsalitan si Haggai na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan, ako'y sumasa inyo, sangi ng Panginoon. Ano pong sabi? Ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon, nang ako siya sa kanila.
Sa katunayan, ito ang nakalimutan nila. Nakalimutan nilang kasama nila ang Diyos. Natakot sila sa hari ng Persia ng higit pa sa Diyos. Kaya naman, nag-prioridad sila na sa ibang bagay higit pa sa pagtatayo ng templo. Ngunit, nang magsisi sila, nangakong muli ang Diyos sa kanila at nagpaalala, "Oo, ako'y kasama mo," sabi ng Panginoon. Kung kasama natin ang Diyos, ano ang dapat nating ikatakot? Wala pong imposible. Tingnan po natin kung ano ang mangyayari kapag pinago natin ang ating decision. Let's go back again. Ezra chapter 5. Ezra, book of Ezra chapter 5. Ezra chapter 5, verse 1 and 5. Book of Ezra, chapter 5, verse 1 hanggang 5. This is what happens. Babasahin ko po. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacharias na anak ni Ito ay nagsalita ng propesya sa mga Judeo na nasa Juda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang makagayoy tumindik si Jerubabel na anak ni Sealtiel at si Jeshua na anak ni Jezodak at sinumulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Nang panahon ding iyon ay pumunta sa kanila si Tatnai at na tagapamahala sa galawigan sa kabila ng ilog at si Setalbosnai at ang kanilang mga kasama at sinabi sa kanila ang ganito, "Sino ang nagbigay sa iyo na utos upang itayo ang buhay na ito?" Kanilang tinanong din sila ng ganito, "Ano-ano ang mga pangalan ng mga taong gumagawa ng bahay na ito?" Verse 5, "Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa matatanda ng mga Judeo, at sila ay hindi nila mapatigil hanggang sa ang isang ulat ay nakarating kay Dario at ang sagot sa maibalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon." Dapat natin suriin. Sa katunayan, yung situation at paligid ay walang anumang pagpapago. Di ba? Walang pagpapago. Ngunit, sila'y nagpasya hanilat ating itayo uli ang templo. Ang kanilang pinagsimulan uli ito. Kaya nga, ang ilang mga tao, lalong-lalo na ang gobyerno, ay nagulat. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magtayo ng templo ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? "Ako ay makakasama mo." Kahit na kanilang pinasimulan ang pagtatayo ng templo ng Diyos, ang gobyerno at ang ibang mga tao ay hindi sila mapatigil sa pagtatayo ng templo. Verse 10, it says, "Tinanong din namin sa kanila ang kanilang mga pangalan para sa iyong kaalaman upang maging maisulat ang mga pangalan ng mga tao nang uuna sa kanila." Sila'y nagtatanong sa kanila, "Sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong boss?" Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. "Ganito ang sagot nila sa amin, 'Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at muli naming itinayo ang bahay na itinayo. Maraming tao na ang nakaraan na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel.'" Ano ang kanilang sinabi? "Kami ay mga lingkod ng Diyos." Nang sila ay tinanong,
sino ang iyong boss? Kanilang sinabi, kami ay mga lingkod ng Diyos. Opo, maging mga matapang sila. Bakit? Dahil sabi ng Diyos, ako'y makakasama mo. Dapat nating maintindihan, sa katunayan, ito ay paglaban sa gobyerno, laban sa kalooban ng Haring Persia. Actually, at that time, Persia was great country. If anybody against the Persia, they will be slaughtered. Ngunit, sino ang mas mataas? Ang hari ng Persia o ang Diyos? Noon, sila ay mas may takot sa hari ng Persia, higit kaysa Diyos. Ngunit dito, sila ay may takot sa Diyos kaysa hari ng Persia. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Kung tayo ay humaharap sa kahirapan at hadlang, dapat natin itong sabihin. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. Parehas lamang para sa atin. Dapat tayong magkaroon ng matapang na pagpapasya sa ating puso. Kaya nga, ang gobyerno, ang lugar ng Juda ay nagpadala ulit ng sulat kay Darius na hari ng Persia. At si Haring Darius, kanyang sinuri kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ezra chapter 6, Ezra chapter 6, verse 1, Ezra chapter 6, verse 1 hanggang 3, babasahin ko po. Nang makagayoy, nag-utos si Haring Dario at gumawa ng pagsasaliksik sa Babylonia sa bahay ng mga aklat ng kinalalagyan ng mga kasulatan sa Ekmeda sa palasyong nasa lalawigan ng Media, isang palumbon ang natakpuan na do'y nakasulat ang ganito, isang tala, ng unang taon ni Haring Ciro, si Haring Ciro ay nagbigay ng utos tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, hayaang muling maitayo ang bahay, ang lugar na kanilang pinakalayan ng mga handog na at tinadala ang handog na sinusunog, ang tahas nito ay magiging 60 siko at ang luwang nito'y 60 siko. Sinuri ni Haring Darius ang nangyari sa nakalipas na kasaysayan. Kanyang nagtapuan ang dokumento ni Haring Cyrus at sinabi, nang unang taon ni Haring Ciro, si Haring Ciro ay nagbigay ng utos tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Sa katunayan, ito ay napagtibay at nakumpirma ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Matagal na panahon na ito ay nakumpirma. Subalit, dahil sa maling bintak, si Haring Adaxastas nagbago ang kanyang decision. Ngunit, ang pumalis sa kanyang hari pagkatapos ni Haring Adaxastas, si Haring Darius, kanyang natakpuan na nakumpulma ang pagtatayo ng templo. Chapter 6, verse 6 hanggang 8. Kaya't ngayon, Tatenai na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, si Talbosnai at ang iyong mga kasamang tagapamahala na nasa mga lalawigan sa kabila ng ilog, lumayo kayo. Verse 7 and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Hayaan ninyong muling itayo ng tagapamahala ng mga Judiyo at ang matatanda ng mga Judiyo ang buhay bahay na ito ng Diyos sa lugar nito. Bukod dito'y gumagawa ako ng utos kung ano ang iyong gagawin sa matatandang ito ng mga Judiyo para sa muling pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos
ang magugugol ay ibigay ng buo sa mga taong ito at walang pagkantala mula sa kinita ng kaharian mula sa buwis ng lalawigan sa kabila ng ilog. Kompromado uli ito ng hari ng Persia. Kaya wala ng problema sa pagtatayo ng templo ng Diyos. At verse 8, it says, ang magugugol ay ibigay ng buo sa ating taong ito at walang pagkaantala mula sa kinita ng kaharian mula sa buhis ng lalawigan sa kabila ng ilog. Ano kailangan kanilang sinabi? Hindi lamang nakompoma at pinahintulutan kanyang sinabi, aking tutulungan ka at bibigyan ng salapi sa pagtatayo ng templo. Gaano kahangang-hangang biyaya at kilos ng Diyos ito? Dapat nating maunawan ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat. Walang imposible pagdating sa harap ng Diyos. Ang mga imposibleng bagay, ito lamang ay magmumula sa ating isip o idea. Kung tayo ay sasampalataya at kung tayo ay susunod, mayroon dakilang kilos ng Diyos. Kaya ngayon, ating pinagbulayan ang talata patungkol sa pag-isipan ninyo ang iyong mga lakad. Kung minsan humaharap tayo sa ilang mga kahirapan at hadlang, ngunit anuman ang mangyari, dapat nating pag-isipan ang ating mga lakad. Huwag dapat tayong magdahilan. Dapat nating bigyang prioridad ang gawa ng Panginoon. Sumampalataya tayo na isa kasama natin. Ang pangaral at pagpapalakas ng loob ng inactive member ay hindi madali. Kung minsan mukhang tila ba imposible, ngunit dapat nating pag-isipan ating mga lakad. Ang dapat lang nating gawin ay gawin kung ano yung ating makakaya. At ang ibang bagay ay ilagak natin sa Diyos. At kung magkakayon tayong makakaroon ng kaaliwan sa ating puso. So until here, we meditate about the book of Haggai. According to the history, God showed His power. God, at the time of Haggai, is also with us. So we must trust Him and we must rely on Him. Let's pray together.